isang dikta sa araw po, mga ka-security conscious. So, for today's episode po, pag-uusapan natin bakit nga ba highly advised ang pagpo-provide po ng mga additional safety measures na to para panatilihin natin na ligtas po ang inyong kabahayan at ang inyong mga businesses. So, primarily po, isa sa pinakamalaking dahilan bakit kailangan kayo maglagay nito pong electric fence na to, you know, ito ho ay nagbibigay ng additional physical barrier aside po dun sa, meaning, aside po dun sa mga common walls, no, na nilalagay natin sa ating premises po, paikot po ng ating businesses or ating kabahayan, ang electric fence po ay nagbibigay po yan ng additional na physical barrier, no? So alam naman natin, no, when it comes to criminal psychology po, ang mga intruders gustong-gusto niyan yung fastest way, quickest way, no? And less distraction, mas malaki ang opportunity na tayo po ay ma-penetrate. But because of this electric fence po, number one, yung physical barrier nga, it somehow slow down. Okay, it delays, no, yung kanilang pagpaplano kasi mapapaisip sila na hindi ganun ka-quickly madaling i-access yung inyong premises, no? So pag nakita nila na may, aside dun sa wall, may nakapatong pa na electric fence, alam nila na ko, teka, hindi madaling pasukin ito. No, mas mapapaplano pa na, and because of that, ang anong magiging end result doon, madi-discourage sila na ituloy pa nila ang kanilang pagpaplano. Second and most important benefit po yung psychological barrier, no? In fact, whenever makita pa lang nila yung warning sign, okay? May nakalagay doon na this area is business or house is being electrified, no? It will already send an alert, no, in their minds and emotionally, na maiisip nila, nako, may kuryente ito, ilang voltahe kaya ito. So magdadalawang isip na kagad sila for them kung yung kanilang attempt to penetrate, itutuloy pa ba nila? Okay? So, another reason bakit importante, bakit namin sinasabi po na highly advised, because this is an active deterrent effect, no? This has an active deterrent effect, no? It discourages them, you know, to pursue their plan. You know, pag nakita niya, nakita nila, grupo sila, madedemoralize na ho yan kung i-insist pa rin ba nila na itutuloy pa ba natin ito, delikado tayo dito, no, makukuryente tayo, na-imagine nila agad-agad, nako, mahirap makuryente, baka mangisay ka dyan, baka mabulagta ka dyan. So marami mga naiisip yan, and that's one good way of kumbaga, in a way, tinatakot natin sila, no, in preventing them na ipursuho nila yung kanilang pagpaplano, no, para tayo ay pasukin po sa ating kabahayan. Okay? So of course, ayaw natin may experience na ang pamilya natin, matraumatize po tayo, and gusto natin na sa ating mga masasabing kabahayan, talagang sanctuary talaga yan to the world. Alright? So sa mga future episodes natin, i-discuss natin ano yung effect nito pag kayo po ay nadikit. Okay? Ito, ibibigyan natin kayo ng konting guidance dyan, pati po sa installation, pati yun sa estimation nito. Ano, paano ba natin kinukompute? Alright? So don't forget to like, subscribe, at click the bell button po para sa mga future na mga information po namin about security. Alright? So maraming salamat po.